a mahogany, ¿no? So, dito, mga ano lang ito, mga 700, 700 kapuno. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. So, nandito tayo ngayon sa aking sakahan sa uma ng papa ko dati, no? Kaya po ay yung papa ko ay wala na, nagpahinga na po siya sa kanyang ay. So, dito sinurbi ko yung pinatanim ko sa kanya nung unang mga kahoy, punong kahoy, no? Yung mga mahogani at saka parkata. So, nung una kasi, wala pa namatay yung tatay ko. Doon ako sa Panabo nagtrabaho. So, nagpatanim ako sa kanya ng mga punong kahoy. Sabi ko sa kanya nga, sige, itanim mo ito para meron tayong punong kahoy dyan. So, nagtanim po siya. So, ngayon, titingnan natin kung malalaki na ba yung punong kahoy. So, itong punong kahoy, mga, ano na, 8 years na tinanim itong kahoy. So, nandoon pa ako sa bayan, nagtatrabaho. So, naghatid ako ng mga similya dito sa kanya para matanim niya. So, ngayon, kahit wala na yung papa ko, so, yung pinatanim ko sa kanya ay nandito pa rin. Buhay-buhay. Buhay nga buhay pa. So, yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, samahan niyo ako magpunta doon sa ano, punong kahoy. So, meron ako mga kasama, mga buddy ko ito, no? So, wala po si Istong dito kasi po ay naghakot siya ng ano, kahoy, no? Kasi magpatayo siya ng bahay niya. So, si Istong ay wala din siyang bahay. So, nakatira lang siya doon sa bahay ng kanyang papa, no? So, kaya ay nung nakasweldo kami, nagbigay ako sa kanya. So, agad siya nagpagabas. So, para may matitirihan naman po siya. At tutulungan naman siya pagpatayo ng bahay niya. So, yun lang. Maraming salamat po. At samahan niyo kami ngayon pumunta doon. So, ito na mga kababayan, yung punong kahoy. Ito mga mahogani, no? So, dito. Mga ano lang ito, mga 700 kapuno. So, sabi ko sa kanya nung una, harbisin ko ito pag 50 na ako. So, matagal pa. May 18 pa katuig, no? Bago ito ma-harvest. So, para may puhunan tayo, di ba? Kailangan ng ano, hagbasan. Dahil ano na, labong na ang sagbot, no?
So dito. Dito lang ito ano, dito taman. So, papunta doon sa itaas. Doon so dito niya tinatanim yung pinatanim ko sa kanya ng ano, mga punong kahoy. Hey, ano yan, buddy? Dito na kami sa itaas, mga kababayan. Nung una kasi, sabi ng tatay ko, Dad, nung una nga iniwanan kami ng lolo mo, sabi niya sa akin, wala siyang iniwan sa amin, sabi niya. So sabi niya, nangiya sa akin, yung ano ko lang, yung itlog. Itlog lang daw yung iniwanan sa kanyang papa sa kanya. So sabi niya, siguro, kapag mawawala din ako sa mundong ito, so walang iba din nga iiwan ko sa iyo. Yung itlog lang, no? So yun, napaisip ako na baka pag mawawala itong tatay ko ay matulad din ako sa kanya. Walang iba nga maiwan. Yung itlog lang niya. So kaya ay napaisip ako nga habang may kaya pa yung papa ko, binigyan ko siya ng mga semilya, mga niyog, at saka mga lansones, punong kahoy, para po ay hindi ako matulad sa kanyang itlog lang ng tatay niya ang kikabilin siya. So yun, nakita na natin ang resulta, mga kababayan. Siguro hindi na ako matulad sa papa ko nga iniwan ng papa niya ay yung itlog lang niya. So meron na tayong mga tanim. Itong tanim ay tanim po ito ng papa ko. So nagsabi ako sa kanya nga, oh, bigyan kita ng similya sa punong kahoy at itanim mo ito para hindi. Nagpasalamat lang din po ako sa tatay ko dahil tinanim niya, tinupad din niya ang gusto kong ipagawa sa kanya. At saka ito siguro mga gusto ko kasi nga mag-50 akong edad bago ko ito putulin. So may 18 years pa bago ko ito putulin. So siguro ito malaki pa itong puno. So, para may puhunan ako kapag ako ay tumanda, ay hindi na ako matulad sa mga ibang katutubo, mga katutubo nga mga linuno namin nga kahit ay 70 to 80 na ay nandoon pa sa kanyang sakahan at saka
magtatanim pa ng mga mais. Kahit ano, mahihirapan pa. Ang gusto ko nga, kapag tumanda na ako, putulin ko na itong mga punong kahoy para yun ang puhunan, hanap buhay habang patatatanda na. Kaya mas maganda nga isipin natin kung ano ang dapat habang tayo ay bata pa, no? Tingnan niyo. Tingnan niyo. Wak. Tingnan ninyo ang mukha ko ka. Tingnan ninyo ang mukha ko, mga kababayan, no? 32 pa lang ako, pero yung mukha ko parang 60 na, no? So kaya ay gusto ko nga habang tumatanda, hindi tayo mahirapan. Mahirap kasi, mahirap pag tumatanda na tayo nga wala tayong mga bigas, di ba? Kasi sanay ako sa mga ganyan nga mga buhay, no? Habang nandoon kami sa bundok, mahirap, walang bigas. So kaya naisip ko ngayon nga habang batang bata pa, so maghanap ng paraan nga para tumanda na ako, hindi ako mahirapan maghanap ng mga makakain. So lalo na para makatulong din sa mga kapwa nga mga katutubo, para po ay ako kasi kapag meron akong makikita nga walang makain, kapag meron lang ako, ibigyan ko po siya. So kapag sila ay dito sa akin nga side, siguro rin ang mararamdaman ko. So dahil sanay po ako sa mga kahirapan, no? Nung bata pa ako, wala nang ibang iniisip ko. Kapag makapira ako, unahin ko pagbili yung bigas. Dahil po ay, yun kasi ang naisip ko nung una. Nung una, pag makapira ako, bili ako agad ng bigas para po meron kami makakain. So, hindi ako tulad ng mga barkada ko nung una, nga pag makapira sila, yung mga damit nila ang binibili. Pero sa akin, hindi. Inuna ko yung mga bigas para meron kami makain ng mama ko at saka yung kapatid. Hindi lang po ako nag... So yun talaga. So ngayon, babalik naman po kami sa aming barangay, no? Aming sitio. Kaya po eh, kanina, gusto ko sanang pumunta ng Alon. Maggabas ako doon kasi magbaha yung mama ko at saka yung asawa ng papa ko ng isa. So, dalawa po ang gawin ko ng bahay. Maggabas ako doon sa Alon para po ay magawa na yung bahay. So, kaya ay parang umuulan. So, hindi naman ako natuloy doon. So, para napupunta na lang ako dito sa tsakaan ng papa ko dati. So, ngayon, nandito yung mga body ko.
nagkakain ito ng ano? Ano yung kinain mo, buddy? Ay, tubo. Tubo. Yung tubo sa Bisaya. Ano yan eh? Makagal. So, ito. Ito yung pamangkin ko nga ano. Saan ka nagtatrabaho, buddy? Sa Katalunan dan Pikinyo. Ah, Katalunan. Anong trabaho mo doon? Petron. Ah, nagtatrabaho ka ng Petron. So, ilang taon ka na doon? Mag-isa pa lang. Isang taon. So, sige, magkayod-kayod lang tayo. Kapag hindi tayo maghanap buhay, ay tayo may hirapan. Diba, Bongs? Diba. So, ito, nag-aaral pa itong mga bata, no? Mga bata pa ito, pero ano na? So, tayo na mga buddy. Bawa, uli na tayo. Na nasuroy na natin ang kapaligiran, no? Uli na kami sa aming bahay. Malapit lang to sa simbahan. Ang mga 10 minutes doon na tayo sa ano, simbahan. May kobra. Pero maliit lang pa. Tara. May ahas. Pero maliit lang. Oh.